What's up mga idol, tayo na't magkwentuhan sa NBA Updates. Ang muling pagtatayo ay maayos at tunay na isinasagawa para sa Brooklyn Nets. Iniulat ng Bleacher Report na si Chris D. Haynes noong Huwebes ng umaga na ipapadala ng Nets ang superstar sa Phoenix Suns para sa Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, apat na first-round draft pick, at karagdagang pick swap. Iniulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na ang apat na pinili, 2023, 2025, 2027 at 2029, ay lahat ay walang proteksyon. Napansin din niya na si forward TJ. Pupunta si Warren sa Phoenix sa deal. Matagumpay na naiwasan ni Brooklyn ang senaryo ng doomsday sa offseason nang mag-opt-in ito sa huling taon ng kanyang kontrata at ibinalik ni Durant ang kanyang kahilingan sa kalakalan. Ang 2022-23 season ay nagsimula sa isang hindi magandang simula para sa Nets. Nagbukas sila gamit ang 2-6 na record bago si Irving na suspend ng team pagkatapos niyang i-promote ang isang anti-Semitic na pelikula sa social media at sa una ay nabigong humingi ng tawad. Ang mahinang record ng Brooklyn ay nagresulta din sa pagpapatalsik kay head coach Steve Nash. Si Ime Udoka ay halos nalink kaagad sa trabaho para lang mawala ang kanyang kandidatura. Iniulat ng tagaloob ng NBA na si Mark Steinach, malakas na boses, ang nagsabi sa mayorya ng gobernador na si Joe Tsai na tumingin sa ibang lugar, kung saan si Udoka ay nagsilbi ng isang season-long suspension mula sa Boston Celtics pagkatapos na magkaroon ng hindi tamang relasyon sa isang kapwa-empleyado. Sa pagbabalik ni Irving sa court at inalis ang pansamantalang tag mula kay head coach Chuck Vaughn, patuloy na sinimulan ng Nets ang katatagan na matagal nang iniiwasan sa kanila mula nang simulan ang kanilang super team era noong 2019. Tinapos iyon ni Irving nang humiling siya at nabigyan siya ng trade, na ipinadala sa Dallas Mavericks para kina Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith at mga pick. Ang tanong kaagad ay kung ang pagbabalik, na matatag sa ilalim ng mga pangyayari, ay makumbinsi si Durant na manatili hanggang sa hindi bababa sa offseason. Gayunpaman, ang mga kalabang koponan ay malinaw na nakaamoy ng dugo sa tubig. Tinawag ng Nets ang bluff ni Durant noong nakaraang tag-araw. Sa bahagi dahil nagsisimula pa lang siya sa kanyang apat na taon, $194.20 million na extension. Ang presensya ni Irving ay nagbigay daan sa kanila na magtaltalan na mayroon pa rin silang window ng kampiyonato sa maikling panahon. Sa pagkakataong ito, kaunti lang ang pagpipilian ni Brooklyn kundi ang pumayag kung nilinaw ni KD na gusto niyang umalis. Ang organisasyon ay walang gaanong pananaw na ibenta sa maikling panahon, at walang silbi sa pagkaantala sa hindi maiiwasan. Dagdag pa, ang halaga ng kalakalan ni Durant ay hindi kailanman magiging mas mataas kaysa sa ngayon. Ang Nets ay nakatitig sa isang madilim na hinaharap. Sa paggawa ng deal na ito, nabawi nila ang ilan sa mga draft asset na ipinadala nila sa Houston Rockets sa James Harden.